talaga ng loob, nakakasama ng loob yung ginawa mo sa amin. Hindi mo kami napagbigyan. Galing ka lang pag mag-a-untax ng mga mamahaling gamit. Hey, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official. At ito na naman ang isang edisyon ng ating reaction video. So for today's reaction video mga kabagis, no, gagawa naman tayo ng reaction video dito nga sa isang issue na naman kay Japper Sniper regarding dito sa kiniklaim nitong isang small YouTuber na to na minura daw siya ni Japper Sniper sa kanyang live. Dahil nga, alam nyo naman, sa sobrang sikat ni Japper Sniper at sa sobrang matulungin niya sa mga small YouTuber sa pag-flex ng kanilang channel para naman umangat ang kanilang number of subscribers and views, is marami ang nagkaka-interes na puntahan or pasyalan itong si Idol Japper Sniper para makipag-collab. Pero nagsabi na itong si Japper Sniper nga na hanggat hindi pa nagiging maayos ang sitwasyon in regards dito sa pandemic nga na nangyayari ngayon sa atin, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay hindi muna siya magi-entertain ng mga ibang tao or yung hindi talaga nakatira sa bukana. Unless otherwise makapag-present sila ng any medical reports or PCR test na clear sila. At yan ang mga kabagis, no, bago natin ituloy ang ating kwentuhan, at talagang medyo malalim-lalim to itong isyong pag-uusapan natin pagdating nga sa pagiging sikat, at dyan darating papasok ang mga basher and everything. Iba talaga pag media personalities ka or social media influencer ka, may naka-abang na negative na impression na mangyayari sa'yo. Well, anyhow mga kabagis, no, bago natin simulan itong malalim-lalim na usapan na to, pasok muna natin ang ating intro. Bagis, no, for being a YouTuber, hindi mawawala yung makikipag-collab ka with other YouTuber para mag-gain ka ng subscribers and number of views. Sa pag-YouTube, normal na yan yung pakikipag-collab. And when we are speaking about collab, ay talagang mabuboost up nga naman yung channel mo. At kung isa kang YouTuber na katulad ko, well, I do imagine din, iniisip ko rin noon, na makipag-collab ako sa mga sikat na tao. Pero minsan suntok sa buwan yan kasi napakasikat nila. At saka mahirap nang i-approach kasi nga sa sobrang dami ng subscriber nila, para ring artista yan eh. Sumisikat sila. At eventually, kung by means na gusto mong ma-reach sila, is talagang napakahirap. Pero ang istorya dito kay Japper Sniper nga ay iba. Which is, alam naman natin sa mga solid na sumusuporta kay Jeffrey Agrabante sa totoong buhay, ay talagang alam natin kung paano siya nagsimula mula pa lang sa Facebook noon, nung nag-vines pa lang siya ng mga video. And eventually sa paglipat niya nga sa YouTube, is alam naman natin kung paano umangat or nag-flourish ang kanyang channel hanggang sa ito na nga, from 1,000 subscriber to 600,000 subscriber na nga itong si Japper Sniper o si Jeffrey Agrabante. So, nasaksihan natin yung paglago niya dito sa platform na ito na YouTube, na kung saan marami ang sumuporta sa kanya,
marami ang tumangkilik. At sa pagtangkilik na yon ay hindi rin mawawala ay dumami rin ang basher o yung mga negative na nagbibigay ng opinion sa mga video upload at ginagawa niya. Well, anyhow, ito, sa pagpapatuloy ng ating usapan, ito na nga ang siste. May isang vlogger, siguro dyan din sa Bukana, na nag-request kay idol niya, syempre idol niya, sinuportahan niya nga daw, na mula sa simula, nung nagsisimula pa lang tong si Japper, sinuportahan niya si Japper, at nakapag-isip-isip siya, kasi alam nyo, itong si Japper, maraming na-impluensyahang tao ito eh, na gumawa or mag-start mag-YouTube dahil nga naman talagang financially may magi-gain or meron kang makukuha for being a YouTuber. Kaya nga alam nyo natin, nangyari sa Bukana, ang daming naging vlogger diyan. Ang dami natulungan ni Japper Sniper sa Bukana. Pero ito na nga ang siste. Itong small YouTuber na ito ay lumapit kay idol Japper Sniper. At nag-request na pumasyal or pumunta dun sa lugar nila. Alam na natin kung bakit gusto niyang pumunta is gusto niya makipag-collab. Pero ang impresyon ni Japper Sniper sa mga ganitong bagay, alam na naman. At saka in-emphasize or in-insist, binigyan diin naman na ni Japper Sniper ito noon pa na makikipag-collab kayo sa akin, walang problema. Pero tapusin muna natin yung issue sa pandemic na ito. Walang problema yung collab-collab na yan. Si Brother Louie ganun din ang sinabi niya noon. Walang issue sa pakipag-collab, pero yung nga, request ng barangay sa kanila na tapusin muna tong issue sa pandemic. Pero yung iba na talaga nga namang matindi, sabihin na natin ang pangailangan pagdating sa kanilang channel, ay talaga nga namang gumagawa talaga ng paraan para ma-reach itong si Japper Sniper. Ito yun na nga, mga kabagis. Itong vlogger na ito ay nag-message sa group ni Jeffrey. At the same time, nag-message din siya doon sa group ni Louie. Sin lang, walang reply. Normally, ganoon naman talaga ang nangyayari. Para na lang siguro kung emergency or something. At ayun, nagkasamaan nga ng loob. Dahil nga, ito. In the end, namura nga itong small YouTuber na to. At ikinagalit niya nga at eto, doon na nagsimula ang istorya na nangyari dito nga sa pagmumura ni Japper or Jeffrey dito sa isang small YouTuber nito. Well, anyhow, may video clips ako dito. Panoorin natin sabay-sabay at kayo na ang maghusga, mga kabagis. Ano ba talaga ang alam mo na, nagiging implikasyon pag sumisikat ka. Hindi ko sinasabing itong si Jeffrey or Japper Sniper, pag sumisikat na siya is lumalaki na yung ulo. Pero ayun talaga, may mga kaakibat na impresyon na nagmamarka sa pagkatao mo once na sumikat ka. Ganun na yata talaga, pag sumikat ka, may something na kapalit yan in regards sa fan mo, sa pagkatao mo. Well, anyhow, without further ado, mga kabagis, sabay-sabay natin panoorin yung video at kayo na ang bahala mag-decide kung ano talaga at sino pa talaga ang tama sa nangyari. Panoorin na natin. Dito sa may YouTube, in-screenshot ko yung ano ni Kapanalig. Ba, yung message ko kay Kapanalig, screenshot ko na nagpapaalam mo ako, tapos ini-invite ko pa nga sa amin. Ganun ako kabait, hindi naman ako talaga gaya ng iba na ano, masama ugali. Mabait ako sa personal, jokes lang ako talaga kasi ganun ang ating content, pero jokes talaga. Di ganun ako, nag-message ako sa kanilang dalawa ni Japper Sniper sa kanilang Facebook page. Itong si Japper, hindi niya nasin ang aking message. Pero si Louie, ibig sabihin, pwede niya mabanggit sa mga Bukana o kay Japper Sniper na ganun nga, nung nagchat ako.
sa kanilang Facebook page. Hindi ko alam nga kung ba't nagagalit sa akin. Siguro ang gusto niya lang i-entertain yung mga kakakilala niya. Yung mga kakakilala niya, mga taga Maynila. Tsaka Japper ha. Ako, simula umpisa pa lang sinusuportahan na kita. Nag-uumpisa ka pa lang, 1,000 subscribers hanggang 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000. Hanggang sa lumago ka, nandito ako nakasuporta sa'yo. Pati yung mga ini-endorse mo dyan sa Bukana, sinuportahan ko. Nakaring pa ang mga bill niya, pero gaya ng ginawa mo sa akin. Nakakasama ka talaga ng loob. Sobrang sama ng loob ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit mo nagawa sa akin to, at bakit mo pa minura. Bakit mo ako minura sa iyong life, sabi ng iyong mga supporters. Kaya ngayon binabash nila ako. Pero hindi naman nila alam ang tunay na ako. Hindi naman nila alam ang tunay na ugali ko. Bakit? Ganun nga sa social media, hindi mo rin alam. Sa social media, hindi mo alam ang tunay na ugali. Kaya nga social media eh. Parang social media is a social experiment. Para ka dyang artista eh. Para kang artista na katulad mo, ikaw, Japper, ikaw na tinutukoy ko dito. Ikaw, siguro, ewan ko, pero maganda nga pinapakita mo sa pulpa nung una. Kasi nasubaybayan ko nga, tumutulong ka sa mga tao. Pero ba't ngayon kaming mga small YouTuber ang gustong pumunta dyan? Ang gustong makipag-collab? Ang gustong makapagpa-promote sa'yo? Imagine, ano, gumawa kami ng ube ng nanay ko. Nanay ko na sobrang mahal ko yan. Kaya parang nagtatampo rin sa'yo. Alam mo, nakilala ka ng nanay ko. Dahil sa laging pinapanood yung mga videos mo. Kasi nga, nabanggit ko na tulong ka sa mga tao, tumutulong ka. Pero hindi mo naman, wala, hindi mo kami napagbigyan. At ang ipinalit mo pa ay pagmumura sa akin. Tamang ugali yan. Dapat hindi ganyan. Pagka-idol ka ng mga tao, dapat hindi ganyan. Kasi ano ko eh, isang huwaran eh. Pinaniniwalaan ka ng mga tao yun. Kaya kung ano lang sabihin mo, ayun lang ang paniniwalaan ng tao. Kung ano masabihin mo sa tulad ko. Pero sayang, ina-idol din kita eh. Ina-idol din kita. Simula pa nung una, nakasuporta ako sa'yo. Pero binigo mo lang. Nakakasama ka ng loob talaga. Ikaw na tong puntahan at ikaw na tong dala ng regalo na pinaghirapan pa namin na gawin. Tapos yan lang ipapalit mo sa amin. Napaka-unfair mo talaga. Ikaw nga, ang dami mong dinadalang bisita dyan, o kung sino mga bisitang pumupunta dyan. Hindi na, imposible naman lahat yan, may medical certificate. Imposible. Kaya huwag mo kaming lokohin dito. Imposible walang medical certificate yung mga nagiging bisita mo, yung mga ibang bisita mo. Galing pa ng Maynila. Ako mismo, lihitin mong taga Batangas, Batanguinyo talaga ako. Pero wala, pinahiya mo mga Batanguinyo. Nakakalungkot lang na gano'n na nangyari. Umasa kami ng pamilya na yun nga, mapopromote mo. Pati yung produkto namin ng inay, ng mga nanay ko. Pero hindi nangyari. Isang napakalaking pagpapahiya ang ginawa mo sa amin. Sa akin, lalo. Pinahiya mo ko sa social media. Pinagmumura mo pa daw ako eh. Kayo namang nandyan sa Bukana, hindi naman kayo pure na Batanguinyo eh. Hindi kayo pure na taga Batangas. Pati ikaw, lalo ka na Japper, hindi ka naman taga Batangas. Inaccept ka lang dahil si Ate Mayan ay taga Batangas, naging asawa mo. Pero hindi ka mismo lihitin mo taga Batangas. Nakakasama talaga ng loob yung ginawa mo sa amin.
hindi mo kami napagbigyan. Galing ka lang pag mag-unbox ng mga mamahaling gamit. Mga GoPro, mga o kung ano-ano pang mga mamahaling gamit. Doon ka magaling. Hindi mo man lang naisip yung effort, yung hirap, at saka yung effort. Para lang madalang ka ng isang regalo na akala namin ay matutuwa ka. Pero hindi ka naman natuwa. Anyway, tapos na yun. Pero gusto ko lang maggawa ng gusto ko magawa, lalo nanay ko tsaka yung kapatid ko. Gusto namin magawa ng ano sa iyo eh, ng reaction video sa ginawa mo sa amin. Sana, kaya na sinasabi ko, sana hindi kayo saktan ng tiyan dyan sa ubing dinala. Sana hindi kayo pagsaktan. Sabi na mga kabagis, no? Talagang napakalaman ng mga bintawang salita nitong YouTuber na ito. Against dito nga sa ating idol na si Jeffrey Agravante or also known as Chopper Sniper. May mga points lang akong gustong i-discuss regarding dito sa video na ito. Unang-una, hindi basihan ang pagpapadala ng message at nasin sa group kung saan may pinadala yung message. Hindi ito basihan na confirmation na nag-agree or umoo yung kausap mo. At you cannot tell them or you cannot tell Brother Louie na nasin yung message mo at ipapakalat dun sa mga grupo ng mga taga-Bukana na pupunta ka nga. Dun pa lang sa blend na yung mga kabagis, no? At saka yung panunumbat mo sa mga naitulong mo dito sa taong ito, that is a big no-no also for me, mga kabagis. Unang-una, pag tumulong ka, kusa sa loob mo yon, wala kang hihinging kapalit. Dahil nga, tulong yun eh. At pagdating man ng araw, huwag mo isusumbat. It's not a good idea for everything and everybody. Well, anyhow, mga kabagis, no? Kayo nang bahala mag-decide kung ano or kunin, nasa sa inyo na ang opinion pagdating dito sa issue na to. Well, anyhow, mga kabagis, muli maraming salamat at nasamahan nyo ako hanggang sa dulo ng ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, mga kabagis, no? Ay ihit mo na ang subscribe button. Yan. At ang notification bell para maging updated ka pa sa mga darating pa nating reaction videos. Muli maraming salamat. This is Jubilito TV Official. Once again, God bless. Bye-bye.